Mayroong isang kaharian na napakayaman sa panahong iyon. Ang namumuno dito ay isang napakakisip, napakatalinong hari at napakatapang. Ngunit isang araw, siya ay biglang nalungkot at napag-isip-isip niya na kung sakasakaling siya ay tumanda na at magretiro na ay kung sino ang magiging susunod na mamumuno sa kanyang kaharian. Bagamat siya ay may mga anak, ngunit hindi niya iniisip na ipapamana niya ang kanyang kaharian sa mga ito. Kaya napag-isipan niya na gumawa lamang siya ng paligsahan para subukan ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, kasama na rin ang mga anak para sa magiging susunod na hari. Isang araw ay gumawa siya ng bagong palasyo. Siya mismo ang nag-isip sa mga disenyo nito. Dumaan na ang mga panahon at natapos na nga ito. Pinatawag niya ang lahat ng kanyang nasasakupan kasama na ang kanyang mga pamilya at pinagkuminto sa kanyang ginawang palasyo. At sinabi niya sa lahat na kayo ay magsabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang na magiging kuminto niyo sa ginawa kong palasyo. Kung hindi, kapag kayo ay nagkamali sa inyong kuminto, ay mayroong katapat na kaparusahan. Ngunit kung kayo naman ay mapili, aking mapili ang inyong kuminto, ay meron kayong magiging reward sa akin. Dumating na nga ang araw na ang lahat ng kanyang nasasakupan ang nagbigay na ng mga payag at kanya-kanyang mga kuminto sa ginawa ng bagong palasyo ng hari. Ngunit, ang lahat lamang ng kanyang mga natatanggap ay pawang pangapapuri lamang. Marahil, ay talaga namang maganda at perpekto ang nasabing palasyo. Ngunit dahil na rin sa takot nila sa hari, ay kahit na meron silang nasabi na hindi maganda ay hindi lamang nila sinasabi bilang pagrespeto at takot sa kanilang hari. Dumaan na ang mga araw at nalungkot ang hari dahil pari-parias lamang ang kanyang natatanggap ng mga kuminto. Tinanong niya ang kanyang mga nasasakupan at kung sino pa ang hindi naimbitahan sa palasyo. Mayroong nakapagsabi sa kanyang mga tawag na mayroong isang binata nakatira sa isang kubo lamang sa tabi ng bundok sa gitna ng gubat na mag-iisa, ngunit siya ay makisig na mangangaso. Isang araw, pinatawag siya ng hari at pinapuntahan sa kanyang mga tauhan ng espesya. Pagdating nila sa barong-barong ni Samir, nalungkot si Samir dahil iniisip niya na mayroon siyang nagawang kasalanan. Ngunit pinaliwanag ng mga tao ng hari na siya ay inimbitahan ng hari sa palasyo. Si Samir ay kung ano-ano na ang iniisip. Pagdating sa palasyo ay sinalubong siya ng hari. Napagtanto ni Samir na napakabait pala ang hari. Siya ay pinagandaan, pinahinga at pinakain ng mga masasarap na pagkain. At pinaliwanag mismo ng hari sa kanya kung ano ang pakay ng hari at kung bakit siya ay pinatawag. Sinabi niya kay Samir, meron akong ginawang bagong palasyo. Kailangan ko ang iyong kuminto. Ngunit sasabihin mo ang totoo na galing sa iyong puso. Huwag kang magsinungaling sapagkat ang mga nauna na nagkuminto dito ay puro magaganda lamang ang aking natatanggap. Dahil kung sakasakaling magkamali ka sa iyong kuminto, sa ginawa kong palasyo ay meron kang katapat na kaparusahan. Ngunit kung ikaw naman ay aking napili ang iyong kuminto, ay meron kang matatanggap na isang magandang reward sa akin na sigurado ako magugustuhan mo. Tiningnan ni Samir ang palasyo, pinaikot ang mata at umiling. Natulala ang hari kung bakit napailing si Samir. Sinabi na nga ni Samir ang kanyang kuminto sa ginawa. Sa ginawang palasyo ng hari. Ang palasyong ito ay napakaganda. Talaga namang karapat-dapat na ikaw ang magiging hari sa bayang ito. Ito ay perpekto. Ngunit, mayroon lamang isang hindi maganda na masasabi ko sa palasyong ito. At tinanong siya na pailing ang hari at natulala. Hinihintay kung ano ang susunod na sasabihin ni Samir. Ang sabi ni Samir,
Ito ay napakagandang bahay, perpekto, talagang pinag-isipan. Ngunit, ang gumawa nito at ang may-ari nito at ang nakatira dito ay lahat sila ay mamamatay, pati na rin ang hari na nakatira dito. Nagalit ang mga tauhan ng hari, sino ba naman ang matutuwa sa sinabi ni Samir? Akmang sasaktan si Samir, ngunit pinigilan sila ng hari. Sinabi niya na tama ang sinabi ni Samir dahil lahat naman tayo ay mamamatay. Lahat naman tayo ay dadaan sa kamatayan. Sa araw na din yun, ay nanunsyo ng hari kung sino ang kanyang napiling pinakamagandang kuminto. At ang kanyang napili ay ang kuminto ni Samir. Dahil siya ang napili, ay pinapili siya ng hari kung anong gusto niya sa palasyo. Kahit anong kayamanan, ay ibibigay ng hari. Ngunit, ang pinili lamang ni Samir ay mga pagkain na kanyang kailangan sa pang-araw-araw. Natapos na nga ang paligsahan at pinahatid ng hari si Samir sa kanyang tinitirang barong-barong sa tabi at sa gitna ng gubat. Masaya ang hari, ngunit ang lahat ay nadismaya dahil hindi sila napili. Bagamat sila ay mga negosyante, mga mayayaman at kung ano-ano pa na karangyaan na meron sila, pero hindi sila ang napili ng hari. Sa paglipas ng mga panahon ay nakapag-isip ulit ng hari sa pangalawang pagkakataon para subukan ulit ang mga tao kanyang nasasakupan. Kasama na rin ang kanyang pamilya. Pinaganda at inilabas ang lahat at iba't ibang kayamanan sa palasyo at ipinarada. Nilabas ito lahat ng mga ibang kayamanan upang ito ay pamahagi sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Dahil nga ito ay napakayaman na kaharian, inapag-isipan ng hari na ibibigay niya ang mga ibang kayamanan sa kanyang mga nasasakupan. Kasama na rin ang mga pagsubok para subukan sila kung sino karapat-dapat na magiging susunod na hari. At inimbitahan ng lahat, sila ay nagpakasaya sa loob ng 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw, ay sila na inanunsyo na ng hari ang gagawin nilang paligsahan. Ang mga panahong ito ay kasama na si Samir. Ang sabi ng hari, dahil narito na ang lahat, papatayin ko ang ilaw sa loob ng 1 oras at kukunin nyo na ang lahat ng kayamanan na gusto nyo sa palasyong ito. Nagtinginan ang lahat at natulala at nakatingin ang bawat isa at nag-iisip ng mga kayamanan kanilang iniisip na matagal na nilang kinainggitan sa palasyo. Lahat sila ay nag-isip na. Dumating na nga oras, umupo ang hari sa gitna ng palasyo at pinatay niya ang ilaw. Pinatay niya sa loob ng 1 oras at ang bawat isa ay naghanap na ng kanyang nagugustuhan na kayamanan sa palasyo. Kung ano-ano na ang kanilang kinuha, ang bawat isa ay pinuntahan na ang kanilang naisipang kung nagugustuhan kayamanan sa palasyong iyon. Pagbukas ng ilaw, ay may mga isang kayamanan napakaraming nakayakap at nakahawak nito. Kaya ito ay pinaghati-hatian nila. Ang iba naman ay mga pera, mga ginto, at kung ano-ano pang mamahaling kayamanan sa palasyong iyon. Ngunit si Samir ay naiiba. Pagbukas ng ilaw, ay yakap-yakap niya ang hari. Natawa ang lahat dahil inisip nila na hindi naman pwede na ay maibigay kay Samir ang hari. Ngunit tinanong siya ng hari kung bakit siya ang yakap. At ang sabi ni Samir, ito, kung mapasa akin ka aking mahal na hari, ay mapapasa akin din ang buong kahariang ito at ang lahat ng iyong nasasakupan. Nalungkot ang lahat at naisip nila na si Samir naman ang mapipili. Maganda ang kanyang naisip. Ngunit ang iba ay nagalit, pero nagdesisyon ng hari at sinabi niya sa lahat na tama naman si Samir. Ngunit hindi naman pwede na mapupunta ako sa kanya. Gayunpaman, ay ibibigay ko na lang kay Samir kung ano ang gusto niya sa palasyong ito. Natapos na ang paligsa. Ang iba naman ay masaya dahil nakuha nila ang kanilang mga gusto. Ngunit ang mga inggitero ay hindi masyadong natuwa dahil sa pangyayari. Dahil si Samir naman, isang pulubi lamang ang napili ng hari. Mula sa araw na yun, ay hindi na pinawi ng hari si Samir sa kanyang tinitirahan. Binigyan na siya ng kanyang sariling tirahan sa palasyo at doon na siya nakatira. Siya na ang nagiging
asistant ng hari. Lumipas ang mahabang panahon, ang hari ay tumanda na at kailangan na talaga siyang palitan. Bago pa man siya pumanaw, ay gusto niya na mayroon ng susunod na hari. Gumawa naman siya ng pangatlong pagkakataon na paligsahan para pumili ng final na susunod niyang hari. Bagamat si Samir ay kanyang napupusuan, ngunit kailangan pa rin idaan ito sa paligsahan. Ito ay final round. Ang hari ay naghanda ng isang pinakamasarap ng pagkain sa panahong iyon. Pero ay itong pagkain na ito ay para lamang sa isang tao lamang. Ito ay nilagay sa gitna ng palasyo at tinawagan ang lahat ng kanyang nasasakupan. Inipon sila at doon sila pinatulog lahat sa palasyo. At sinabi niya, "Meron ako nilihandang pinakamasarap na pagkain at siya ang pagkain sa mapipili ko mananalo ngayon o bukas na ulo. At ang sinumang mapili ko ay siya ang kakain nito. At maliban pa doon, ay meron pa akong sorpresang ibibigay sa kanya kung sino man ang mapili sa inyo." Nagkatili na ng lahat, lalo na ang mga negosyante, mga mayayaman, mga pamilyang makapangyarihan sa mga panahong iyon. Ang mga mayayaman sa panahong iyon ay tuwang-tuwa dahil inisip nila na sila na ang magiging mapipili o mananalo sa pangatlong pagkakataon. Inanunsyo na ng hari ang gagawin. Sabi niya, "Ngayong gabi ay matulog na kayo ng maayos ng maaga at bukas ng umaga ay kung sino ang pinakamagandang panaginip sa inyo na mapipili ko ay siya ang kakain sa inihanda kong masarap na pagkain at maliban pa doon ay mayroon akong sorpresang inihanda para sa mapipili ko." Natulog na nga ang lahat at nag-relax. Ang iba naman ay hindi makatulog sa sobrang excited dahil inisip nila na sila na ang mapipili. Ang iba naman, ang karamihan ay naging binto kung ano ang magandang panaginip na kanilang sasabihin bukas ng umaga. Sila ay naging binto ng pinakamagagandang panaginip na alam nila para sila ang mapili ng hari. Kinaumagahan, dumating na nga ang oras na i-anunsyo na at tatanungin na ang lahat kung sino ang may pinakamagandang panaginip at isa-isa silang nagkwento sa kanilang mga imbintong panaginip. Ang iba ay hawak niya ang araw sa kanang kamay at sa kaliwa naman ay ang buwan at siya ay nagiging ilaw ng bayang iyon. Ang iba naman, sila ang pinakatumutulong sa mga mahihirap at sila ang nagiging hari sa panahon iyon at kung ano-ano pa ang mga magagandang imbintong kwento. Nagtataka ang lahat bakit si Samir ay malungkot. Tulala siya at nakatingin sa malayo parang hindi masaya sa araw na iyon. Tinanong siya ng hari dahil siya lamang ang hindi nakapagpahayag at nakapagkwento ng kanyang panaginip. At ang sabi ni Samir, "Aking mahal na hari, patawarin niyo ako sa aking nagawa." Nagtaka ang lahat kung bakit nagihingi ng sorry si Samir sa mahal na hari. "Mahal na hari, ang nangyari po kasi ay napanaginipan kong kinakain ko ang iyong inihandang magasarap na pagkain sa palasyo at yun nga ay totoo. No, totoo pala na kinakain ko na. Kaya sana ay mapatawad niyo ako sa nagawa ko kasalanan." Natulala ang lahat at ang iba ay inis na inis. Ang iba naman ay nag-iisip. Pati ang hari ay natulala siya at nag-iisip. Nahirapan ang hari kung ano ang kanyang gagawin. Kinain na nga ni Samir sa panaginip ang nakahandang pagkain. Nag-iisip ng ilang segundo ang hari dahil siya ay matalino rin ay naisip niya na talagang si Samir ang mapipili niyang susunod na maging hari na mamumuno sa kanyang kaharian. Sa araw din yun ay inanunsyo ng hari na si Samir nga napili ng hari dahil ginawa na nga niya ang isang gawain, hindi na niya hinintay at hindi na siya nagsinungaling pa. Dumating na nga ang araw na si Samir ang napili ng hari. Bagamat ang iba ay hindi natuwa, ngunit wala silang magagawa sa desisyon ng hari. Mula sa araw na yun, si Samir na ang hahalili sa kanyang kaharian. Ikaw kaibigan,
Sa palagay mo ba, ay mayroon pang natitirang mga ganong klase ng hari, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na inuunan niya ang kapakanan ng karamihan kaysa sa kanyang pamilya. Shout out nga pala sa ating mga politisyan. Sana po nakapagbigay sa atin ng inspirasyon ang kwentong ito. Dahil ang mahal na hari, bagamat siya ay may mga anak kapamilya, ay hindi niya inisip na ibigay o ipamana sa kanyang mga anak kahit na siya ay magkapangyarihan kung sino ang kanyang pipiliin ang kanyang kaharian, dahil ang iniisip niya ay ang kapakanan at kabutihan ng mga mamamayan ng kanyang nasasakupan. Ikinararangal ko na magkomento ka sa video na ito. Natutuwa akong ito ay basahin. At kung gusto mong ma-shoutout sa susunod na video natin, ay magkomento lamang sa comment section ng video na ito. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.